you know, mga ka-team, at try ko sana maglakad dun sa ano, maglakad. Kaya ano, naka-short. Kraso, napakalamig, ang lamig na. Grabe, tapos ano siya, malakas yung hangin. Yan, at sila Shakira kasi, ano, wala, nasa ano pa sila. Yan, no? Wala pa yung sasakyan, iniintay natin sila. Lakad sana ako, sabi ko, walking muna. Doon, habang iniintay natin sila, Ate Kyra, tsaka si Este, nami-miss ko lang kasing tumambay dito sa baba. Eh, lagi na tayo nasa taas. Kasi parang nakakamiss yung nandito ka sa bahay mo, tapos sumisilip ka sa labas, nakaupo ka, di ba, sa bulkanahin, minsan. Kaya lang malakas, mas malamig doon sa taas eh. Kasi po, dito na lang. Yan, habang iniintay natin si Este, yung ano, yung tanong ni Lidep, na kung pwede raw i-reveal yung ano natin, yung sahod, yung kita ng YouTube channel natin. Yan. Yan, sasabihin ko sa inyo. Pero hindi ko siya pwedeng full detail. Gaganong sana gagawin ko, papakita ko sana, kaya lang baka mabant tayo. Chinik ko muna yung ano, restriction ng YouTube. Bawal i-reveal lang talagang reveal yung ano. Pwedeng sabihin yung range niya, pero yung mismong pakikita mo yung mismo kung kumikit, hindi pwede. Pakikita ko sana eh. Kasi para siyang ano, misa ano, sa trabaho. 'Di ba? Hindi pwedeng i-share yung payslip mo kasi hindi pwedeng i-share, 'di ba? Ganun, parang ganun yung sa YouTube na ayaw nila na ipakita na talagang pakita yung kinikita natin. Kaya ang mangyayari, sasabihin ko na sa iyo yung range ng YouTube natin na kung magkano ang kita. Hindi natin siya pwedeng yung reveal na reveal. Kaya ang gagawin natin, yung ano lang, yung range lang ng magkano kita natin. Kasi nung kamamonetize, pag ikaw kailangan kang kamamonetize para kumita ka sa YouTube, yun, kailangan mo ng 4,000 na, alam ko, ewan kung ganun pa rin ha, kailangan mo ng 4,000 na, tawag dito, watch hour, 4,000 watch hour, tapos kailangan mo ng at least 1,000 subscriber. Pasok ka na dun sa monetize dito sa YouTube ha. Nung na-monetize tayo, ang viewers natin na nasa 50 to 100 lang ang range ng ano natin, ng views natin per video. Nagde-daily vlogs pa ako noon. Kaya lumalabas, pag inad mo siya sa araw-araw, hindi ganun kataas yung views mo per month. Tapos depende yan dun kung hindi nai-skip nang nai-skip yung ads mo. Alam nyo mga katin, pwede naman siyang i-skip ng at least bago mag 1 minute, pwede nang i-skip. At least nakita na yun. Nakita na yung vlogger noon. At least hindi siya na-skip ng agad-agad. Yun ang alam ko ha, yun ang pakasabi nila na at least 1 minute, tsaka siya skip. Tapos meron naman siyang non-skippable, meron pagka umakatan yung umabot na ng mga 2 minutes na, at least 1 minute, bago mag 1 minute, skip nyo na pwede. Yung makikita ang YouTube nga, ang video natin noon, pagka ganun. Kaya ganun ha. Yun nga, para sasagutin lang natin yung ano ni Lilidep, siyempre, parang, parang ano siya, gusto niya malaman kung paano ang kitaan dyan sa YouTube. Ano tayo, di ba? Yan, yun nga, pagdating ng 50 to 100, siguro yan, umabot na mga 3 months. Hindi pa na kami, ano, hindi pa kami sumasahod. Pero okay na yung account namin. Pasok na yung account namin. Doon yung ilalagyan yun. Tapos after 3, bago mag 4 months, nagtaka ako, meron ako $50 na extra. Nakalagay Google, basta Google siya. Google ang nakalagay. Sabi ko sa YouTube yata to. Yun nga, yung kumita na, after 3 months, kumita tayo ng, pero ang business natin, $50 yun, 3 months, pinagsama-sama lang, kinita mo ng isang buwan, hanggang umabot ng 4 na buwan, $50 lang kinita mo, parang ganun. Yan, tapos noon, nung nag-pandemic, medyo lumakas tayo ng konti, lumakas tayo ng ano, ng house shopping, yan, lumakas tayo dun. Kumita tayo dun ng mga at least 150, tumasa tayo sa 150, kasi naglibo na tayo eh, 1,005 and up, mayroon ka na nung ano, pwede, magma-monthly ka na nun, pag ganun. 1,000 and up, ano kaya kung 1,000, kung 1,500 ka per ano, per video, pwede kang kumita ng ano, at least to 200 to 300. Yan yung range niya, yung pag 1,500 to 2,000 ang video mo, ang views ng video mo, nag-range ng 200 to 800, 300. Doon, nag-range lang ng ganun. Tapos nung pagka yung nung nag-viral kami, nagtuloy-tuloy siya ng ano, umabot siya ng nag-word kami ng 350. Nag-350 na siya. Kasi yung views natin tumataas dahil nga dun sa ano, house shopping. May mga nag-viral na rin dun eh. Tapos yung views natin nung araw-araw tayo umabot tayo ng 2,000 kada videos. Kaya umakit tayo ng
300 to 400 yung pinaka-range niya. Yun, yun yung kita ng pag umabot ka ng 2,000 and up. Nasa ano ka na, umabot ka na ng ganun. Canadian dollar yun ha. Pero pag nasa Pilipinas ka, US dollar yun. Malaking malaking nakikitahin mo nun. Pag ganun. Sa Pilipinas, buhay-buhay ka na nun, di ba? Magkano lang ang minimum sa Pilipinas? Bili mo, baka ganun ka, US dollar yun. Di ba? Pa-video-video ka lang, pa-vlog-vlog ka lang, kikita. Kaya maraming kumikita, maraming nakabili ng bahay, di ba? Nakita nyo, kotse, may mga negosyo na, di ba? Gumandang buhay kasi nga US dollar yun. Lalo na, nung nag-ano kami, nung nag 2,000 kami kada videos namin, umabot kami ng 500 to 600. Monthly na yun, nagma-monthly na kami. Pag ikaw kasi, ang YouTube mo, ang views mo, umabot ng 1.5 and up na kada labas ng video mo, umabot ka ng 1.5 hanggang sa mag-isang buwan yun, abot ka na ng, nag-range ka na ng ano nun, 500 to 600. Yan, yung range, mga range na sasabihin natin ha, kasi mahirap na eh. Basta ganun lang yun. Pagdating na, kung ikaw naman ay nasa 5,000 ang views mo per video, eh, nasa 1K to 1.5 ang range nun. Pag yung nasa, ano ka na, pag yung 5,000 na kada video mo, 5,000 views, lalo na kung daily ka, tapos lahat ng i-upload mo, 5,000 na 5,000 yun, papalo pa nga ng 2,000 yun eh. Papalo pa ng 2,000 yun, ang range nun. Pag yung nakapix ka ng 5,000 kada video, tapos nag-daily ka, malaki na yun. Nakakabayad ka na ng ano nun, monthly bill sa bahay. Kaya ang, napansin ko, kasi sabi ni YouTube, parang, sasabihin ng kanya. Lalo na pag yung ano, yung mga katim na napapansin nyo, di ba, yung YouTube natin na thumbnail. Minsan, thumbnail ko, nilabas ko, di ba? Magugulat kayo, nagbabago. Akala nyo, bagong video. Doon sa mga nanonood, pasensya na, ha? Ito kasi ang kalakaran ng ano ng YouTube. Kailangan makikinig ka sa kanya kung ano dapat gawin mo. Kasi nagtataka siya, ang taas-taas mo, bumababa ka. Binibigyan kanya ng mga tips. Lahat ng mga tips na yon kailangan susundin mo. Pag sinabi niya, palitan mo yung thumbnail mo. Kanya, palitan mo yung thumbnail mo para mas mabuhayan yung mga taong titingin ng video mo. Kaya ginagawa namin, nag-ano kami, ano kayang dapat natin gawin doon, baguhin natin yung title, baguhin natin yung thumbnail. Pag nagbawa kami ng thumbnail, ibig sabihin nun, mababa yung, sobrang baba ng views. Diba? Sobrang baba ng views nyo, kaya pasensya na po kayo, ganun talaga ang kalakaran. Pero lang kung lagi ka naka 5,000, hindi ka na kailangan magpalit nun. Pero, pag nakita kasi ni YouTube na, sumasad-sad na yung ano mo, views mo, tuturuan ka na niya ng gagawin mo. Gumawa ka ng mga content na alam mong gusto nila. Tapos, gawin mo, palitan mo yung thumbnail mo. Yung makikinig ka dapat dun ha. Kasi, siya yung nakakaalam eh. Yung algorithm mo, para tumaas. Sabi nila, yung algorithm ang importante dun eh. Parang, narinig ko lang algorithm, pero hindi ko ano yun eh. Kung ano yun. Basta ganun yan ha. Pasensya na dun sa mga nanonood. Na pag nagbago kami ng thumbnail, ibig sabihin, sad-sad yung views nun. Kailangan makinig ka dun sa ano, naka-red flag ka kay YouTube eh. Sabihin niya, magpalit ka ng title, magpalit ka ng thumbnail. Para makakuha ka ng views mo. Na, kasi ano yan eh. Tumaas na tayo eh. Siyempre, isipin ni YouTube, tumaas ka na. Naka-green ka na eh. Pag yung views, yung upload mo, laging naka-green, okay, hindi kanya sasabihan. Okay, naka-fix. Pag-green kasi. Pero pag yung upload mo, naka-red tapos naka-down lahat ng arrow, masabihan ka na YouTube. Baguhin mo yung thumbnail mo. Kaya pasensya na dun sa mga ibang nanonood. Nagugulat kayo, kala niyo bagong video, may pala hindi. Kasi yung nakalakaran sa YouTube, kailangan sundin mo kung anong gusto niya. Kasi gusto niyang mag-improve yung YouTube mo. Gusto niya magtuloy-tuloy na umangat ng YouTube mo. Parang ganon. Makikita mo, pag ganyan, itong mga ano natin, okay naman siya. Hindi ako, nagpalit lang ako isang beses. Kasi sad-sad yung isa eh. Hanggang ngayon, hindi pa nag-1K. Kaya yung hindi pa natin, yung mga views natin dyan na hindi pa naka-1K, baka naman. Panoorin natin para sa mga pana-1K. Baka hindi tayo mapalo ni Lolo YT. Hindi tayo mapagalitan doon sa mga thumbnail natin. Yun. Yun yung ang maganda si YouTube, tinuturuan kanya kung paano mo magtuloy-tuloy yung pag-angat ng channel mo. Yan, ganun yun. Ewan ko na sa iba, basta yung experience ko sa channel namin. Kasi depende sa channel yan, kung anong sinasabi ni YouTube. Sa amin, yun ang sinasabi ni YouTube.
na gawin namin. Kaya nakikinig kami. May mga tips lagi yan. Kailangan na nakikita mo yung mga tips nun. Lagi mong babasahin. Para, kasi alam niya, nung nakaraang last 2 months, naka-green kami lahat. Green lahat yun. Views, impression, yung kita, green lahat yun. Subscriber, green lahat yun. Ngayon, naka-ano kami ngayon. Naka-down lahat nung araw namin. Kaya sabi ni YouTube, parang binibigyan niya ng mga tip na paano gagawin, ganito thumbnail mo, ganyan-ganyan. Pag sinabi niya palitan, kasi naka-red yung video mo, red to. Naka-down lahat ng ano niya, narrow. Minsan, meron naman, pag yung, gaya sa Walmart, yung Walmart na na-discount, may pa-competi pa yun. Tatuwa si YouTube doon, kasi green yun, green lahat yun. Meron kasing ganun eh, minsan, minus, ngayong araw na to, yung views mo, kinulang ka na ng 200 viewers mo, kulang, naka-down ka na nun. Sabihin na nila, palit kami yung thumbnail, ba ganun. Pero ngayon, bihira na. Isang beses na ako nagpalit. Kaya pasensya na dun sa mga nanonood. Ha. Kaya kami nagpapalit kasi kailangan sundin mo yung gusto ni YouTube na tinutulungan ka niya. Isundin natin yung, para siyang yung boss natin na, uy, yung performance mo medyo bumababa. Ano bang dapat mong gawin? Parang ganun. Parang siya yung boss namin, mga vlogger, si YouTube. Lolo YouTube nga tawag dun. Lolo YT, ang tawag nila dun. Pwede kasi niyang paluin, pwede kanyang palayasin, parang ganun. Kung may nagawa kang mali, hindi maganda sa video mo, is copyright strike ka, tatanggalin ka niya. Siya yung pinaka-boss eh. Siya yung pinaka-boss. Kailangan pakinggan mo siya. Kaya ganun yun. Yun nga, yung LEDEP, yun na, yun sinabi ko na yun yung kitaan ng ano. Per video, kung ilan yung nanood sa'yo, umabot ka na 1.5 pataas. At tumidala-diretso yung tumataas pa siya sa 1.5. Yun, may maganda-gandang views mo nun. Aabot, nag-range ka ng mga $10 nun. $10, sasaakit siya ng mga $20. E magkano ka lang ng video na $20 to $30 per video. E kung araw-araw kong nag-upload, malaking kita nun. Malaking kita nun. Kaya yung mga vlogger dyan na nakapix na yan, nakapix na 4,000, nakapix na 5,000 yung views nila, malaki nakita nun. Nasa range na 600 to 500 to 600 na yun. Kasi umabot tayo sa ganun dati na 1.5, 2.5 nag-monthly kami na ano nun eh, monthly na mababa namin 450 monthly. Kasi nagsampa kami ng 500, sumampa kami ng 600 yung may mga nag-viral. Yan, ganun ang labanan ng kitahan ng YouTube. Kaya maraming salamat sa inyo, mga subscriber. Kaya din mo, ang importante rin pala dyan yung marami kang subscriber. Kasi subscriber mo, parang community mo na yan. Kagaya 17,000 tayo. Hindi naman siya 17,000 manunood lahat yan, di ba? Bihirang-bihira yan. Pero na kung mayroon silang nagustuhan doon sa video mo, bigla silang manunood, mag-word ka, bigla ka nag-10,000. Yeah, ganun. Pero naman na nakapix na nanunood na sila, yun yung maganda. Kaya kailangan yung subscriber count mo mataas din. Di ba nakita niyo iba, 12 million. 12 million ba yung views nila? Di ba hindi naman. Nag-reach na sila ng 2 million to 3 million. Pero 12 million sila. Kasi meron na silang malaki na community nila. Isa lang dun yung tama rin eh. Tapos may pabalik na isa, di ba? Kaya importante rin yung subscriber count. Importante rin yun. Tapos number one, pero pinaka number one talaga views. Number one views, pangalawa yung subscriber mo. Tapos yung subscriber mo, puro organic na talagang panunoorin yung lahat ng video mo. Ang swerte mo nun. Talagang malaki kita mo nun. Pag ganyan. Yan. Yung Didep, sana na ano ko yung tanong mo. Na sa mga iba rin, ng mga subscriber natin, yun yung katayuan ng YouTube channel natin ngayon. Bumaba talaga, sabad-sad talaga siya. Kaya sabi ko, kaya ginawa ko, napansin nyo, dati 2-3 days bago mag-upload. Kaya ginawa ko ngayon, pinipilit ko mag-daily vlogs uli. Daily vlogs para mabuhay uli siya, makita tayo ng YouTube na umaaktibo uli yung channel natin. Tutulungan niya ito umangat. I-recommend ka niya. Pag yung nag-daily vlogs ka, i-recommend ka niya. Kasi, nakikita niya, active na active yung channel mo. Kaya nag-ano ako ngayon na daily vlogs. Is, ang sa amin naman kasi, ayoko nang baguhin yung content eh. Basta kasi ko, ang content namin, simula sa pool lang, sinasabi ko, buhay namin, buhay sa Canada, ang pinapakita. Kung paano kami mamuhay dito, kung paano kami kung paano nangyayari sa amin, binablog lang namin. Yun lang sa amin. Ayaw kasi mahirap yung babaguhin mo yung content mo ng malayo na doon sa tema ng YouTube mo. Eh, hindi na pepe yun.
malalayo na tayo dahil yung magkakaproblema. Kaya yan sa mga nanonood na laging hanggang dyan, nandyan pa rin, maraming maraming salamat. Yan at least na-share namin sa inyo sa pamamagitan ni Lidep na yan, napagbigyan na natin. Pero mga range-range lang ha. Pero mahirap kasi pag yung, gusto ko sana ipakita yung full details. Eh, kaya lang binasa ko muna yung rules and regulation eh. Kinang araw kong binabasa yun. Hindi siya pwede kasi magkakaproblema tayo kay YouTube. Kasi chinecheck nila yan eh. Chinecheck nila yan. Tapos siyempre parang siyang payslip na hindi mo pwedeng i-share. Parang ganun. Range-range lang na kinikita yan. Sa ngayon, mababa ang kita natin kasi nakita niyo naman yung views natin, di ba? Ang hirap niyang sumamba na 1K. Kaya sana tulungan niyo po yung channel natin para ma-recommend, ma-recommend. Tapos ako, basta ako, sisipagan ko araw-araw na ma-update namin kayo sa buhay namin. Kahit na simpleng-simple lang. Importante, yung mga viewers natin na nandyan lagi, napapanood tayo at nakukumusta namin kayo. Yun, maraming salamat. At yan, nandito na yata sila. Yan, sana ha. Tulungan yung channel natin kasi talaga mabagsak siya ngayon eh. Nakita niyo naman yung bayaran yung views namin, di ba? Hirap na hirap siya sumampa na 1K eh. Yeah, kaya nakikusap ako sa inyo mga ka-team, tulungan natin yung channel natin bumalik at ma-recommend ni Lola Whitey. Yan ha. See you in the next vlog na lang. At anong oras na rin naman eh, nagdidilim na. Bukas naman uli. See you in the next vlog. Bye bye. Missing someone.